Ayan, buksan natin yung ating Biblia. Buksan natin sa aklat ng ano, Revelations 13:8, pahayag 13:18. Sabi rito, this calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man, that number is 666. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man, that number is 666. Basahin natin sa ano, sa Tagalog. Pahayag 13:18. Yeah. Kailangan dito ng karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. So, ganito yun. Ngayon, tinatanong ng maraming sa akin nagpapakansel, counseling. Dapat ba tayong magpapakuna o hindi? Talagang ang dami kong counseling face-to-face, through social media, through cellphone, text call, messenger. Dapat ba tayong magpabakuna? So ngayon, ang sinasabi ko sa kanila, decision mo yan. Kung gusto mo magpabakuna, nasa iyo. Kung ayaw mong magpabakuna, nasa iyo rin. Kung ano yung gusto mong bakuna, well, Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Sputnik, Moderna, Johnson & Johnson, ano pa ba, AstraZeneca. So it's up to you. No, ganoon. So, yung decision mo na yun. So ngayon, yung iba, kung bakit natatakot sa bakuna, dahil under pa lang tayo ng clinical trial. Hindi kagaya ng flu vaccine. Ang flu vaccine kasi, ano, tested na yan eh. Dapat talaga nagkaaroon tayo ng flu vaccine. No? Protection yun eh. Tapos yung pneumonia vaccine, nagkakaroon din tayo ng protection. Guess natin. Ganoon yun. So ngayon, syempre, most especially ang ating protection si Lord Jesus Christ. Correct? Pero habang nasa mundong ibabaw na ito na ito, habang tayo ay nasa mundong ibabaw na ito, still may mga bagay pa rin dito na nagiging instrument ni God. Pakisabi instrument. Instrumento ng Diyos upang sa ganoon ay maging protection natin yun. Yun. So merong tinatawag na divine healing, may tinatawag na natural healing. Yung natural healing, ito yung operasyon, ito yung masahe, ito yung gamot, ito yung therapy. Lahat yan, ang tawag yan is natural healing. May tinatawag ding divine healing. Yung divine healing, ito yung without an aid of medicine, without an aid of doctor, without an operation, no, without therapies or massage. Ibig sabihin, divine intervention ito, divine healing ito. So yung divine healing na ito ay nasa pamahalaan ng Diyos yun eh. Nasa, ang Diyos ang nakakaalam eh, yung divine healing na ito. Ganoon yun. So ako, aaminin ko sa sarili ko talaga. Marami akong naipag-pray na divine healing talaga. Walang gamot, walang operasyon. At ako rin mismo sa sarili ko, nakaranas din ako mismo sa sarili ko ng walang operasyon, walang gamot. Pero meron din namang mga tao na ipag-pray ko sila. Pero hindi sila nagkaroon sila ng operation, uminom ng gamot, tinerapi sila, minasahi sila. And even I myself, no? Naranasan ko rin 'yon. Nakuha natin. So ganoon 'yon. So ibig sabihin, no, ang divine healing ay binibigay ng Panginoon. Pero hindi mo pwedeng alisin yung tinatawag nating natural healing. Merong divine protection si God, direktang nagbibigay ng protection si God, direktang nagpapagaling si God.
Pero minsan may mga instrumento rin siya. Ganun 'yon. Nakuha natin yung punto. Ganun 'yon. So sa madaling salita, kapag tinanggihan natin yung divine healing, mali 'yon. Kapag tinanggihan din natin yung natural healing, mali din 'yon. So kinakailangan tanggapin natin yung mga katotohanan iyon. Kaya pagdating sa bakuna, marami ang ayaw magpabakuna, so it's okay. So it's up to them kung ano yung decision nila. And secondly naman, kung anong klaseng bakuna ang gusto nila, so it's also up to them kung ano yun. So ganoon. Yung iba kasi natatakot kasi under clinical trial, hindi kagaya ng flu vaccine and pneumonia vaccine. Ganoon yun. So ako, aminin ko, talagang meron akong regular na flu vaccine. Kasi pinayo yun sa akin ng pinsan kong doktor. Sabi niya, kuya, nagkakaedad na eh, at the same time, hayo ka ng hayo eh. So, protection mo, at the same time, pneumonia vaccine. So, yung pneumonia vaccine ko, 5 years yun eh. Palagay ko, 2023 pa ako yung mapapa-pneumonia vaccine. Pero meron ding 10 years. May 5 years, may 10 years. Pero yung flu vaccine, yun din ay yearly naman yun. Kaya nang pagpasok ng pandemic, wala na akong flu vaccine. So, magpapa-flu vaccine ulit ako. Pero alam ko, nung bata pa ako, marami rin akong bakuna. Kasi yung mga bata, pati yung mga anak ko, nung mga baby pa sila, binabakunahan talaga sila. Oo, sa bulutong, sa tibdas, sa polio. Ngayon, ang tanong, hindi ba pinapag-pray mo na naman na sila? Eh, bakit pa sila kailangang bakunahan pa? So, para sa akin, no, hindi mo pwedeng isang tabi yung natural healing at saka yung divine healing. Gets natin. Ganoon yon. Ngayon, ang isa pang kinakatakot ng marami, kasi ito ay preparation for the coming of 666. Correct. Kasi kung mapapansin mo, no, pumapasok na tayo sa cashless society. Halos yung mga, noon ang GCash, Globe. Globe yan eh, nakalinya yan sa BPI. Ngayon ang GCash, any SIM, pasok na siya. Even GrabPay, dati applicable lang yan sa Grab, pero pwede mo nang ibaya dyan. Pati yung mga Shopee Pay, hindi mo na pwedeng siya, hindi lang sa Shopee mo ibabaya dyan, pwede mo nang ibayad sa mga iba pa yan. Gets natin? Mga PayMaya, nakuha natin. Pumapasok na, pero bago pa yan, pumasok na yung debit card eh. Ang sabi ng debit card, yung ATM card mo nakakabili na. At yung credit card. Pumasok na tayo sa cashless society. Eh lalo na ngayon, pumapasok na sa cashless society. Ngayon, may nagpa-counsel sa akin, magpapabakuna ba ako? Kasi ako ayoko magpabakuna eh. Kaya lang, nire-require sa aming trabaho. So sabi ko, dalawang bagay lang yan. Kasi aminin mo sa ayaw mo sa gusto ngayon, nagiging requirement na siya eh. Oo. Oo. Na, dalawa lang yan. It's either mag-resign ka sa trabaho o magpabakuna ka. Sa ngayon din, pati sa mga pagta-travel, di ba? Requirement na siya ngayon. Ganoon yun. At yung iba naman is for protection. Ganoon yun. Yun. Oh, yung binasa ko kanina sa Revelations, yung 666, talagang anytime darating na tayo rito. Kung paanong nare-require na yung cashless society, nare-require na yan. Yung cashless society, kung paanong nare-require na yung bakuna, time will come yung 666, ire-require na talaga. At yung 666 talaga, hindi ka na pwedeng tumanggi. Hindi na. Bakit? Kasi ang magpapatupad na niyan, si Antichrist. At siya na ang presidente ng buong mundo. At kukontrolin niya ang buong mundo. Nung unang panahon, iniisip-isip ko yan. Paano niya makukontrol ang buong mundo? Ngayon, kitang-kita na kung paano kukontrolin ng isang tao ang buong mundo sa pamamagitan ng internet. 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 Kaya iniisip-isip ko noon, paano, hindi ko pinagdududahan ng Biblia, ha? Pero iniisip-isip ko, paano? Kasi po, hindi pa po naman tayo. Paano? Eh, noon, analog.
Noon, wala pang ang cellphone eh. Telepono, tapos nagkaroon ng beeper, tapos nagkaroon ng analog, nagkaroon ng text, nagkaroon ng camera-camera. Pero iba na ngayon. May video call, may messenger, di ba? May Skype, may andami na ngayon. So, yun yun. So, talagang sa ayaw mo sa gusto, isang palatandaan ng cashless society na ito, isang palatandaan ng requirement ng bakuna na ito, ito'y isang palatandaan na talagang totoo ang Biblia. Number one, ipinapakita nito, totoo ang Biblia. Na dapat tayong magbasa ng Biblia, dumalo sa pag-aaral ng Biblia, makinig sa salita ng Panginoon, at ipangaral ng Biblia. At tayo rin mismo, yung ating natututunan, i-share din natin ito. Kasi maraming tao, hindi nila alam yung truth. So, kinakailangan i-share mo rin sa kanila ang Biblia. Una, dapat tanggapin mo na ang Bible ay Word of God, dumalo ka, magbasa ka, makinig ka, and at the same time, i-share mo rin to sa iba. Kasi hindi nila alam yung truth. Kailangan magabayan mo sila. So, yun yun. So, ngayon, ang Biblia ay number one, Word of God talaga. And number two, totoo yung Biblia kasi eto na siya. Darating na ang panahon, eto kasi yan eh. At yun nawa ang pakanasain natin. Na pag dumating na si Antichrist, wala na tayo rito. Kasi, pag dumating si Antichrist na nandito tayo, required talaga ng magpatatak ng 666. At pag hindi ka natatakan ng 666, hindi ka kakain. Everything. Wala cashless society talaga yan. Chip na lang yan eh. At ang sinasabi nga, marahil yung chip dito. Yung relo ko ngayon, quartz, no? So, may battery yan. Pero marami akong relo, automatic. Ang nagpapatakbo niyan yung pulso ko. Dito, pwede rin dito. Kasi ito, may pulso rin yan eh. May pulso rito, may pulso rito. Kaya nagpapakamatay, di ba? Pulso. Meron akong kilalang nagpakamatay eh. Eh, hindi siya dito naghiwa. Sa iba siya naghiwa. Eh, magpapakamatay ka. Bakit di ka naghiwa sa pulso mo? Eh, kung mamatay ako, magpapakamatay ka. Ayaw mo sa pulso mo. Ibig sabihin, depressed lang siya. Gusto niyang magpakamatay, pero takot din siyang mamatay. At lalo na pag napunta sa impyerno. Ngayon ang sinasabi palagi ng marami, rest in peace. Sana, kung tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay, rest in peace. Ay kung hindi tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay, walang peace yun. Yun yun. At maraming nagtatanong, uy, yung mahal mo pala sa buhay, pumanaw na, namatay na? Oo eh. Oo, nasa langit na siya. Misa may nagtanong eh, sigurado ka? Nasa langit kaya talaga siya? Totoo yun. Yung tanong na yun ay pabiro, pero kung titingnan mo, totoo yun. Totoo nga ba talaga na siya ay nasa langit na? Kaya ang sinasabi ng Biblia, ngayon na ang oras ng pagsisisi. Maaring bukas ay huli na ang lahat. Kaya kinakailangan na natin tanggapin na ngayon si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay ngayon. Gets natin? Tanggapin na natin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay natin. Tapos, pag dumating si... Alam mo nung kami nasa Israel, alam nyo ba, Clarice, yung dating templo ni Christ, ng Old Testament temple, nilagyan ng Muslim ng temple, Mecca. Pag bumunta ka ng Jerusalem, kitang-kita mo yan, golden yan. Nakakatawag pansin yan. Nakakatawag pansin. Pero, paano mabubuwag ito? Hindi ko alam kung paano ito gigibain ng Diyos at maitayo ang templo. Yung totoong templo ng Israel. Or is either nagkamali ang mga Muslim na hindi roon sa place na yon na tinayuan nila ng temple. Kasi pag pumunta ka ng Israel, ang mga Israelita roon, Judaism sila eh. Oo, Judaism sila. Kaya kung mapapansin mo roon, sila ay nagdadasal sa puntod ni David. Ang mga kasuotan nila, may nakaturban sila, tapos naka-straight ng white or black. Ganyan. Pero sa Israel, meron ding, Clarice, meron ding mga kagaya rin ng mga ordinaryong tao sa Pilipinas. Mga bagets din, mga jeprocs din, mga mahilig din sa internet, mga yung mga pantalon nila, mga butas-butas din.
ito yung more on sa mga makabagong kabataan. Mga makabagong kabataan. Pero yung mga makalumang kabataan at lalo na yung mga makalumang Israelita, mga ano yan, mga ano talaga yan, mga deboto yan talaga. Yan yung mga, sa Jerusalem, meron tinatawag doon na Wailing Wall or Western Wall. Actually, yung mga pinupos ngayon ni Mamaging, kuha niya talaga yun eh. Sa Israel talaga yun, sarili niyang kuha yun. At yung mga picture na yun namin, Israel talaga yun. At marami pa kaming picture. Sariling kuha niya yun. So kapag titingnan mo yun, para ka na rin nakapunta ng Israel. Kasi kinagukunan niya talaga yun. Gets natin. So ngayon, ano yan? Meron tinatawag na Wailing Wall, na doon ka mananalangin, Western Wall. Lahat ng pupuntahan mo, Clarice na lugar, na para sa kanila ay sagrado. Dapat yung mga babae mahaba ang buhok. No. Sagrado. Pag lalaki ka, merong turban, hihiramin mo. Hihiramin mo yung turban nila. Pero ibabalik mo. Babalik mo. Yung turban na yon. Gets natin? Pero pag yung jacket mo, nakahood ka na, so hindi na. So pwede kang pumunta sa tomb ni David. Pwede kang pumunta sa mga Wailing Wall. At pwede mo ring gayahin kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya lang, syempre, yung mga binabasa nilang ano, hindi naman natin alam yun eh. Pero yung sa Western Wall of Jerusalem, nagpray ako ron. Ang pinagpray ko, syempre, yung family ko, kayo, ang King of Jesus Fellowship, ang bayang Pilipinas, ang buong mundo, yun ang pinagpray ko. Yung iba pang, pati Israel, pinagpray ko rin Israel. So, ganoon yun. So, ang ibig kong tukuyin, yung templo na iyan, sa yung Mecca, yung place na yon, temple na yon, kung nag-aakbe, golden yun. Oh, ang Jerusalem kasi ngayon, hindi siya wala siya sa Israel eh. Kaya naglalaban niya yung Gaza. Kasi marami kasing pag-aari ang Israel na nakuha ng Palestine na hindi dapat makuha nila kasi hindi kanila yon. Sa Israel talaga yon. So binabawi lang ng Israel yung talagang kanya at mababawi talaga yon. Pati yung lugar na kung saan wala ang templo, mailalagay uli. Kaya lang ang masaklap. Ang uupo roon, just for the meantime, si Antichrist. At magiging one world government siya. At kukontrolin niya ang buong mundo through internet. Through internet. Ngayon, alam mo, meron akong ano eh. Pagpupunta ka ng mga mall, pag may GCash ka, di ba? Scan mo lang. Yung cellphone mo. Scan mo lang yung cellphone mo. Makakabayad ka na. I-scan mo lang. Yung GCash. Ako, meron ako nito eh. Ito. Meron ako nito. Pag pumapasok ka ng mall, lahat ng information ko nandito. Nandito yung information ko. Oh. Kasi pirma ka ng pirma eh, pilap ka ng pilap eh. Diba? Contact tracing. Pagsakay mo ng bus, pagpasok mo ng mall, anong pangalan mo, ilan ang temperature mo, saan ka nakatira, contact tracing yan eh. Samantalang pag may ganito ka, igaganon mo lang yan. Lahat ng information mo, nandito. Isang araw, yung lahat ng information mo, Clarice, wala na riyan. Nasa chip na yan, nandito na yan. So, kontrolado ni Satanas, ni Antichrist. Antichrist is Satan possessed. Mga possessed ni Antichrist. Trinity rin yan eh. The false prophet, the beast, and the Antichrist. Oh. Trinity rin yun. Kukontrolin yung buong mundo. Ayan o. Pinagawa ko kay Pastora Elma. Kaya pagpasok ko ng mall, igaganong ko lang. Oh. Hindi ka na pick up ng pill up. Ricardo de Carillo, age 27. Status, not complicated. Ang lahat ng information ko nandito. Isipin niyo dyan, i-scan mo na, papasok ka na sa mga mall. Pinagawa ko na to kay Pastora Elma. Sabi ko, Pastora Elma, gawan mo nga ako. So, ginawan din niya, pagpasok ka ng mall, ganun mo lang.
Gets na. And then andito yung information ko sa kwadradong ito. Di ba? Yung mga GCash, di ba? Yung sa cellphone mo, ganun mo lang, oh. I-scan mo lang. Kaya alam, may internet ka dapat nung Clarice. Wala kang internet. Tapos ka. Nga, ganun mo lang. Bayad ka na. Gets natin? Gaganon mo lang. Bayad ka na. So, yun yun. Kaya, totoo ba ang Biblia? Totoo. Totoo ba na that time will come kung makukontrol ni Antichrist ang buong mundo? Totoo. At paano niya kukontrolin? One world government at paano? Through internet. Totoo ba na lahat ng information mo ay mailalagay na lang sa isang chip? Totoo. Mailalagay na lang. Gets natin? Pag-aari mo pa kanya rin ang lupay mo, isang siya na makikinabang. Kaya nga sabi, lahat dapat ng pag-aari mo sa mundo ibabaw na ito, iturin mong hindi iyo eh. Iturin mong, enjoy mo ha, pero iturin mong sa Diyos yan. Ipagamit mo na yung buhay mo, everything. Everything. Minsan, mabigat talaga, masakit talaga. Minsan talaga nakakainda, aminin natin, na yung sarili mong buhay, pinapagamit mo, sarili mong pinag-aralan, sarili mong tinapo, sarili mong baay, sa kagaya ito, nakikain tayo, sarili nilang pagkain, kumain tayo, di ba? Yung sarili mong sasakyan ay naipapagamit mo. Minsan, ano yun eh, parang ano eh, pero maganda yun. Kasi, time will come, wala na eh, hindi mo na mapapakinabangan lahat yan eh. Mabuti pa, hindi naman ipinamimigay mo yan eh. Hindi naman ipinamimigay mo, tsaka anong araw lang matay kumakain dito? Tuesday, Thursday lang naman eh. Thursday lang. Pag araw-araw na, delikado na yun. Pero minsan kuya, magdala tayo ng pagkain dito, tayo naman yung magdala. Hindi, ganun lang naman yun. Misa, pag sila naman ang kasama natin sa ibang lugar naman, sila naman ang kakain eh. Correct? Pag napunta naman tayo kila Kuya Honorio, doon naman tayo kakain. Totoo yun. Sa totoo lang, sa aming bahay ngayon, masaya. Kasi ang daming tao, haliwat kanan ng tao ron. Oo. Iniisip ko talaga kasi, lumalaki rin yung gastos mo eh. Lumalaking kuryente, lumalaki yung bills, lumalaking pagkain mo. Pero hindi ko tinitingnan yan. Ang tinitingnan ko, masaya tayo. Kasi yung kasiyahan, hindi yan nabibili. Hindi mo nabibili ang kasiyahan. And secondly, ang ginawa mo sa kapwa mo, lalo na ginawa mo para sa Diyos, hindi nililimot ng Diyos yan. Sa langit, malaki ang mansion mo. Meron kang reward sa langit, may corona ka sa langit. At habang nabubuhay ka sa mundong ibabaw na ito, hindi ka lilimutin ni Lord. Ako ang aminin ko, ito'y totoo. Nagpupunta ako rito sa lugar na ito, minsan talaga, may sobra ako. Minsan naman, sakto lang. Minsan na aminin ko, abonado ako talaga. Totoo. Abonado ako. Pero pag tinignan mo palagi yung may makukuha ka, o sakto lang, mag-aabono ka, wala mangyayari. Ang pinag-uusapan dito is, meron kang joy in serving the Lord. Meron kang joy. And secondly, alam mo, you are doing it for God. And in return, the Lord will return it hundredfold. Okay. Yung kunyari, yung mga pagpunta natin sa mga probinsya, sa mga iba pang mga bansa. Aminin natin, pagpunta mo ng ibang bansa, meron naman talagang sumasalo rin sa'yo dyan eh. Meron din naman hindi sumasalo. Ikaw talaga yung bumubunot, ikaw talaga yung gumagastos sa kanila. So, ganoon yun eh. Ganoon yun. Ang totoo nga, may sinabi ang Diyos sa banal na kasulatan. Alam mo, pag nag-celebrate ka, sabi, huwag kang mag-imbita ng mga may kakayanang magregalo sa'yo. Ang imbitahan mo yung walang kakayanan. Upang sa ganoon, yung Diyos ang siyang gaganti sa'yo. Alam mo, diyan ako nagpapasalamat sa Diyos eh. Aminin ko sa inyo, ako may problema ako sa sarili ko, may problema ako sa family ko, may problema ako sa mga anak ko. Pero alam niyo, ito yung lagi kong sinasabi.
ako ay nagiging instrumento ng Lord para isolve yung problema ng may problema. So it means, ang Lord, kaya ding isolve yung problema ko. Kaya ding isolve yung problema ng family ko. Ganoon yun. Oo. So, ano ibig kong tukuyin? Yung Diyos, hindi siya lumilimot. Hindi siya lumilimot. Oo. Kaya, itong pinag-aaralan natin, yung 666 na ito, ito yon. Kapag hindi ka natatakan ng 666, magpapugod ka na lang ng ulo. Pag napugutan ka ng ulo, pasok ka ng langit, kaya lang patay ka na. Kung ayaw mong magpapugot ng ulo, magtago ka ng magtago ka ng magtago ka na hindi ka mahuhuli. Sa loob yan ng 7 years yan eh, Great Tribulation. Bali, 3.5 years mag-re-reign si Antichrist. Ang Great Tribulation period, 3.5 years, judgment ng Lord, direktan sa langit. Ang 3.5 years, judgment ng Lord through Antichrist. So for 3.5 years, magtago ka. Na hindi ka nila makikita. Kasi pag nakita ka, pugot ulo mo. Pag nagpatataka naman ng 666, hindi ka napapasok ng langit. Ang hinihingi kasi rito ng Diyos, alam niyo kung ano, loyalty, allegiance. Pag nagpatataka, it means hindi ka loyal sa Kanya. Diba? Diba, bago tayo magwakas, diba ang mga magulang, diba ang mga magulang, bagamat hindi nila nire-require ng lubos, diba, magulang sila, hindi naman nila inuobliga yung kanilang mga anak. Pero diba, meron silang gusto rin namang mangyari na gawin ng kanilang mga anak sa kanila, tama? Yun ay pagpapakita, pagpapatunay, nanay mo ako. Tatay mo ako, magulang mo ako. Correct? Ganun yun. Ganun din sa mga eskwelahan, ganun din sa mga kumpanya, ganun din sa mga gobyerno. Tama? Na meron talagang mga requirement or duty, ibang obligation and mandatory to prove your allegiance or your loyalty. Kaya kita mo, pag ikaw ay nagpunta sa ibang bansa, gusto mong mag... as US citizen, di ba nanunumpa ka sa bansa nila? Binibigay mo yung allegiance mo sa kanila. Ganun yun eh. Pag ikaw naman ay Chinese na napunta ka ng Pilipinas, kung gusto mo maging Pilipino, papakantahin ka ng lupang hinirang. Pag hindi mo nakantahin lupang hinirang, eh yun. So, ibig sabihin, papapakita ng allegiance. Kaya, sa mundong ibabaw na ito, yung 666 na tatak na iyon, iyon ay para maibigay ng tao ang kanyang allegiance kay Antichrist at yung mga benepisyo maibigay sa kanya. Ngayon, kung yung mga hinihingi ng Diyos sa Biblia ay ibibigay din natin, gagawin din natin, dyan tayo magwawakas, nagpapakita rin yun ng allegiance natin kay Lord. And in return, nandiyan naman ang kanyang provision. Financial, physical, spiritual, emotional. Ito lang ang gagawin natin. Halimbawa, sa panahon ngayon dito, pag hindi umuulan, malungkot yan para sa probinsya. Sa Manila, pag umuulan, maganda, konting ulan lang sa gabi, masarap matulog. Pero yung ituloy-tuloy mo ulan, malakas, hindi gusto yan. Kasi nakaka-istorbo sa trabaho yan at nakakabaha yan. Pero sa probinsya, yung dumating yung tag-ulan, wag lang tag-baha, maganda. Bakit? Kasi panahon ng pananim yan eh. Sisigla ka riyan para makapagtanim ka at makapag-ani ka. Eh papaano pag hindi dumating yung tag-ulan? Lulungkot ka talaga. Pero, kung alam mo na meron kang Diyos, huwag mong talunin kang lubusan ng lungkot. Kasi ang pagpapala mo ay hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa pananim. Maraming paraan si Lord para kapagpalain. Yan. Yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon na allegiance. Oo.
darating ang naghihintay ka na ganitong salapi, maaaring hindi darating. Darating pa rin, maaaring hindi sa taong yan. Maaaring hindi dumating yung tag-ulan. Meron pa rin paraan ng Panginoon. Magtiwala ka kasi ibinigay mo yung allegiance mo kay Lord. At dahil binigay mo ang, di ba, pag binigay mo allegiance mo kay Satan, yung 666 sa Antichrist, makakabili ka ng anything. O, ganun sa Lord. Pag binigay mo yung allegiance mo kay Lord, whether you like it or not, isusupply ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Ako talaga, nung ako'y nag-full-time, ito nga'y lagi ko sinasabi sa marami, hindi ka nag-full-time sa member. Hindi ka nag-full-time sa church. Nag-full-time ka sa Lord. Kasi ang church, minsan maliit ang offering. Minsan ang mga apatiran, walang pambigayan. Minsan nga dapat ikaw pa ang dumukot, ikaw pa ang magbigay. Ganun yan, hindi mo pwedeng asahan. Pero dahil ang commitment mo ay nasa Diyos. So, ang Diyos ang bahala. Nakuha natin. Ang Diyos ang bahala. Oh. Parang ano yan eh, estudyante. Hindi mo naman alam yung exam ninyo eh. Review ka lang ng review eh. Hindi mo naman alam kung alin ang mga lalabas doon eh. Magbo-board ka. Di ba? Hindi mo naman alam kung anong lalabas eh. Ang gagawin mo lang, magpe-pray ka. Magtitiwala ka sa Panginoon na yung mga na-review mo ay lumabas. At yung mga hindi mo na-review at hindi na pag-aralan yun ay lumabas, tsambahan mo. At yung tsamba mo, ipag-pray mo, tumama ka. At dinidinig ng Diyos yun. Gets natin? Doon pumapasok ang Diyos. Kaya, huwag nating limitahan ang Diyos. Kaya ako, sinasabi ko, okay, pinag-pray kita for healing. Pinagaling ka ng Lord, praise the Lord. Pinag-pray kita for miracle, praise the Lord, dumating yung miracle. Pero pag nag-pray na tayo lahat-lahat, pero parang, hindi naman sa hindi tayo dinilig ng Lord, pero merong kaparaanan ng Lord. Why don't you take medicine na? Why don't you take an operation? Hindi masama yan. Kasi baka iniisip mo, humina yung faith mo, pag-iinom ba ako ng gamot, ihina ba yung faith ko? Pag magpapa-offer ba ako, ihina ba yung faith ko? Hindi! Ako naglalagay ako sa kilikili. Oh, kasi protection pa rin yun eh, di ba? Naglalagay ako ng pulbo. Oh, kasi para pag pinawisan ka, protection mo yun eh. Naglalagay ako ng sapin. Oh, naglalagay din ako ng gel para medyo gwapo. Hindi lang ako nakapagkulay, lumalabas na yung puti. Hindi pala ako 27. Kala ko 27 ako eh. Lumalabas na yung puti oh. Puti na talaga yan. Puti na yan eh. Puti na yan eh. At sa totoo lang, yung barberong gumupit sa akin, ewan ko ba, sa tagal siguro ng pandemya na hindi nakagupit, nung gunipitan ako, ginanahan, tinodo bigla eh. Oink! Tinodo. Ang taas na eh. Oops! Sabi ko, eh wala na, mababawi mo pa ba yan? May ibabalik ba pang ganun yung ginanun niya bigla? Pinabayaan ko na lang. Eh, hindi lalo naging mukhang 25 ako. Sa anong natutunan natin sa oras na ito? So, nasa sa'yo kung magpapapakuna ka o hindi. Nasa sa'yo yun. So, para sa akin, walang masama ron. Walang masama sa uminom ng gamot. Walang masama sa magpa-opera. At may mga inaasahan kang pera na galing kay ganito, o may mga inaasahan kang trabaho o tanim at hindi nangyayari yon, huwag kang mag-alala. Meron pang ibang kaparaanan na doon. Para naman sa mga it's complicated na relasyon. O, mahal mo siya, nagkaroon kayo ng hindi pag-uunawaan, o kahit naman ikaw ay mabuti, pinagtaksilan ka, huwag ka lang magmadali. Just stay put. Ano malay natin, baka isang araw, makapag-isip-isip yan, bumalik. Eh kung nakapag-isip-isip, wala ka na, paano siya hindi pababalikan niya? O maaaring hindi na rin talaga siya para sa'yo. At meron talagang nakalaan para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, isentro mo na lang yung buhay mo sa Panginoon. Yeah. Meron ba kayong gustong idagdag, mga kapatid? O gustong itanong? Sige nga. Gustong idagdag, gustong itanong. Wala naman. O baka meron.
Wala naman. Yan. Ikaw na nakikinig, nanonood, meron ka bang gustong idagdag o itanong? PM lang. Comment lang. At manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming marami pong salamat. Isa po ang aming natutunan sa oras na ito, ang Biblia talaga'y salita mo. Totoo ito. Lahat ng mga nakasulat dito, mga hula rito, parapisya rito, nangyayari at nagaganap, lalo na ngayon. Ito na, dumarating na Panginoon, nagiging requirement na ang bakuna, ang cashless society, nagiging requirement na, and time will come, ang magpatatak ng 666 ay requirement na. Pero sa araw at oras na iyon, wala na po kami rito sa mundong ibabaw na ito. Kami ay nariyan na sa iyong piling, dakilang Diyos. Kaya naman po, Ama, sa oras na ito, kung nakikita niyo po na hindi ayos ang aming buhay, patawarin niyo po kami. Hindi kami nakapagtiwala sa iyo, patawarin niyo po kami. Kami naligaw at nalihis ng landas, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi pa ikaw ang aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming buhay, patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, sinasabi namin, Panginoong Hesukristo, ibinibigay namin sa iyo ang aming loyalty, ang aming allegiance, na kapag kami namatay, wala kaming pinagkikatiwalaan ng aming kaluluwa, kundi ikaw lamang. Pati ang mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay, wala kaming pinagkakatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Pati ang mga kaluluwa ng mga Pilipino, at lahat ng tao sa buong mundo, pinagkakatiwala po namin sa iyo, dakilang Diyos. At patuloy, Panginoon, ang mga kalakasan, kalusugan, at kompletong kagalingan namin, pinagkakatiwala din po namin sa iyo, Panginoong Diyos. At sa oras, Panginoong Diyos, na parang kagipitan, o parang kahirapan, o parang nauubusan na, o parang sa mga panahong parang wala pong blessing, pero Panginoong Diyos, merong kang dakilang kaparaanan upang sa ganon tugunan po ang aming mga pangangailangan. Panginoong Diyos, hayaan mong pasalamatan ka po namin ngayon. Sige po, magpasalamat na tayo sa Diyos. Magpasalamat na sa kapatawaran, magpasalamat na sa kagalingan, magpasalamat na sa himala, magpasalamat na sa provision, pati mga ayos-ayos na mga relasyon, magpasalamat na rin tayo sa Panginoon. O hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig, hindi pa natin nararamdaman, pero nagpapasalamat na tayo at naniniwala tayo na tumugon na ang ating Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga kapatid kong nandito ngayon kasama ko sa pag-aaral na ito ng Biblia. Salamat, Panginoon, sa mga nakinig at nanood. Tumugon ka na po, dakilang Diyos. At maging sa tahanang ito, Panginoon, na patuloy na nagiging bukas ang puso sa iyo. Never na iniwanan mo sila kahit kailan. Tinutugunan mo sila at patuloy mo silang tinutugunan. Salamat po, Ama. Never niyo po kaming iniwan ni pinabayaan man. Patuloy niyo po kaming tinugunan at patuloy niyo po kaming tinutugunan. Salamat po, Ama ng marami. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.